Yun, good afternoon mga kabisay. Magandang hapon sa inyong lahat. So, gusto ko lang kayong i-update mga kabisay dito sa aking ginagawa. Yun, dun sa mga nilinis kong yun mga kabisay. Ako ay dito nag-intro sa loob mga kabisay kasi may tugtog sa labas. So, mahirap naman na mahagip dahil malapit na malapit lang dun sa aking ginagawa mga kabisay. Kaya siguro mamaya pag naandun tayo sa labas, naka-silent na lang mga kabisay. Hindi na ako magsasalita dahil yun nga, wala rin kwenta. Dahil ang lakas ng tugtog nila dahil mayroon na naman patugtog doon sa... Diyan sa may bahay dyan mga kabisay, mayroon dyan bahay na malapit sa ating ginagawa. Eh, biglang nagpapatugtog ang lakas. So, samahan nyo na lang ako mga kabisay. Akin na lang kayong ipapasyal doon sa ating ginagawa doon. Ako yung nagsisimula ng magbungkal mga kabisay. Pero nakakadalawang hilira pa lang ako. Ay, hindi pa nga dalawa. Putol pa isa eh. So, ating tingnan mga kabisay. Let's go! So, yun mga kabisay. Magandang hapon sa inyong lahat. Wala pa namang tugtog. Siguro ay nag-uusap-usap pa mga ngayon. No, ating munang pasyalan dito. Ating unang tingnan yung ating punla na ating papakita sa inyo. Kung kaya nagbubungkal na ako dahil yung punla ko mga kabisay ay ayan. Medyo malalaki na at pwede nang ilipat. So, nag-uumpisa na ako ditong ayan, meron akong binungkal. So, tuwid na tuwid nga lang ang pagkakabaluktot mga kabisay. At dito, mayroon pa rin akong bagong punla, kamatis din yan. So, doon mayroon din akong pinunla doon banda. Talong naman yon. So, ipasyal ko muna kayo dito mga kabisay sa aking mga nalinis ng nakaraang mga araw. Siguro ay kailangan na lang linisin na lang ito. Magbubungkal na muna ako dahil meron akong mga punla na dapat ilipat. Ito siguro ay pag nagkataon at tumubo lahat ay hindi pa ito sapat itong nalilinis ko mga kabisay sa aking punla. Dahil ang punla ko ay marami. Talong at kamatis, mayroon pang papaya. So ang papaya pwede namang itanim dyan kahit saan. Hindi naman kailangan malinis na malinis ang pagtatanim noon. So ayun mga kabisay. At dito naman sa banda dito mga kabisay, ako'y nag-umpisa ng magbungkal. At ito nga, nakaka isang linya na ako. Isang linya at kalahati. Medyo mahirap-hirap la ang mga kabisay dahil medyo nakatigas yung lupa. Kaya ang daming buo-buo. So siguro kailangan bago magtanim ay durogin ko pa yan mga yan. Ang daming buo-buo yan. Kailangan durogin pa yan. At saka aanuhan ko rin yan nung gagawin kong pinaka-fertilizer dyan. At aking oobserbahan kung papatok ba. Alam nyo ba kung anong gagawin kong fertilizer dito mga kabisay sa aking mga pananim? Siguro sana naman ay pumatok ito dahil may isang puno dito ng kamatis na itinanim ako mga kabisay na kung matatandaan nyo ipinakita ko sa inyo noon. Isang puno lang yon na ibinigay ng kapitbahay. Tapos itinanim ko dito dahil sabi niya ganun daw kalalaki ang paglipat ng kamatis. So ngayon ay halos ganun na kalaki nung ibinigay niya ito sa akin. So ngayon ito naman mga kabisay ay biglang lumaki. Ayan. Oh. Kung makikita niyo mga kabisay, yung inilagay kong yan ay mga dumiyan ng rabbit. So gumanda siya. Nung una ito lang ang dahon niya, itong madilaw-dilaw nang yan. Yan pa lang bali apat na piraso, natanggal na yung dalawa. So itong nasa ibabaw na to, bagong dahon niya na yan. So, ang aking gagawin pinaka-fertilizer mga kabisay ay naan dito. At
Yung dumi ng mga rabbit ko mga kabisay, yun ang gagawin kong pinaka-fertilizer. Ayan, iniipon ko. Tapos nilalagay ko doon sa sako. Nakaka-isang sakot kalahati na ako. Kaya lang yung iba, inilagay ko na doon sa may bandang pagtatamnan ko ng papaya. So yung papaya, ililipat ko na rin lang doon. Mayroon na siyang fertilizer. So aking obserbahan kung papatok ba, para hindi na masyadong magasto sa aking pagtatanim. Dahil mahal na rin ang abono. Makakatipid-tipid na ako dyan. Papatok yung dumi ng rabbit. At dito naman mga kabisay, yung punla ko, kung makikita nyo, eh ito na may bago ko pala ang inilagay mga kabisay eh. At hindi pa ako nitong punla ko dito siguro mga 3 weeks bago yan tutubo. Dahil yung binili yan mga kabisay, may gamot yan kaya matagal yan tumubo. At yan ay hintayin ko pa siguro mga 3 linggo. At pag tumubo yan mga kabisay, siguradong kukulangin itong nalinis ko ito. Kaya pagkatapos ko mailipat yung kamatis ko doon sa may pinakita ko sa inyo kanina, mailipat ko ng lahat yun. Nilinis ko ulit ako doon para habang hindi pa ito kailangan ilipat, eh, makapagdagdag pa ako ng nilinis. At ito naman mga kabisay, kamatis ito. Kung may makikita kayong mga kabisay, yung buto na kulay pink, ayan o, oh, mayroon siya. Ayan mga kabisay, ayan. Kulay pink na yan, kamatis yan. So, ganun din yan. 3 weeks din yan bago tutubo dahil mayroon din yan gamot. Siyempre, pag tumubo yan, dire-diretso dahil may vitamins na siya. So, siguro sa susunod na video ko, makikita nyo na yung kamatis ko ay nailipat na or baka gumagawa pa ako nitong paglinya ng pagtataniman dahil hindi madali mga kabisay. Isipin mo, nagsimula ako kaninang alas 2. So yun lang ang nagawa ko. Eh, ngayon ay mag-aalas 4 na mga kabisay. Nakakaisa't kalahati pa lang ako. Medyo nakatigas-tigas yung lupa kasi ilang araw na hindi umulan, puro init. So malamang itong portion na to dito, malamang ito'y titigas din. Pero kaya pa naman dahil lupa lang siya. Yan ay kayang-kaya nating bungkalin yan. Dito lang banda ito, 100%. Ayan, nagbibisak-bisak na siya. So, sobrang tigas na yan. Dahil nung matanggalan ang damo, hindi umulan. So, ngayon, nagbibisak-bisak na. So, ayan, at marami pa akong lilinisin mga kabisay dito. So, siguro yung mga hanggang doon sa may portion na yon, maglilinis ako doon. At siguro, sa utay-utay, malilinis ko din yan. At siyempre, yun nga ang kasabihan, sa pagsasaka ay kailangan mayroon kang tiyaga. Kailangan magtiyaga kang magtanim nang mayroong aanihin. Ganun yun, di ba? Yun mga kabisay. At sana naman patuloy nyo pa rin subay mo yan ang aking mga gagawin dito. So yun, maraming salamat sa inyong lahat mga kabisay sa mga nakarating sa dulo ng aking video. At magpapatuloy na rin ako sa paggawa ko nito. So hindi ko na lang bibidyohan, papakita ko na lang sa inyo pag nagawa ko. Yun, maraming salamat. At sana naman sa bago pa lang dyan sa aking channel or napadaan lang kayo, pakisubscribe nyo na rin at pakipindot nyo rin ng notification bell at nang palagi naman kayong updated sa mga bago kong i-upload. So yun, maraming salamat mga kabisay. Miga love shout out sa inyong lahat at sa lahat ng palagi yung nakapanood sa aking video. Maraming salamat at sana naman patuloy pa rin subaybayan ang aking mga ginagawa at patuloy rin ang inyong tiwala sa ating mga video. So maraming salamat. God bless us all and bye-bye.